Okay, magandang araw mga ka-YouTube. So, bali ang topic natin ngayon is pagkabit ng ating ating keyless entry ng ating Nissan Sentra. And so, Nissan Sentra ECCS. Okay. So, sa pagkabit ng keyless entry natin sa ating Nissan Sentra ECCS, madali lang naman. But bago pala tayo mag-decide na magkabit ng keyless entry, so para medyo makatipid is dapat yung ating sakyan is equipped na ng ng Sentra lock. So katulad nitong aking Nissan Sentra ECCS, meron na siyang Sentra lock. Malalaman mo na may Sentra lock siya kasi dito sa lock panel niya sa may driver side na pintuan ay merong ganito. Yan, so para siya sa yan, Sentra lock. Okay? Yan. So, lahat po yan. Gumagana. So, kapag meron na nito, madali lang pagkabit ng ating keyless entry. Pero dito sa ating Nissan ECCS, kaso natin dito is kailangan pa natin magkabit ng isa pong actuator. Yan, ito. Actuator para sa ating driver side. Kasi kung may pansin nyo, kapag inon ko itong itong door lock natin, pagka binuksan ko siya, yan, at saka inopen, saka close, itong ating driver side na lock system niya, hindi siya gumagana. Okay. So, ibig sabihin, ang gumagana lang is itong sa tatlo, isa, sa passenger side, sa dalawang pulihan, so, yan lang gumagana. Kapag in-unlock at saka nilalock natin yung ating Nissan ECCS. So, ang mangyayari yan, kapag nagkabit tayo ng dito, is, ang nagkabit tayo ng ating keyless entry system, ito ay hindi gagana kasi walang sa kanya, wala sa kanyang tumutulak at saka humihila. So, ito. So, ang gawin natin yan, kaya ito, nabili ko ito ng surplus, kalaga ng lang 50 pesos. Pero sa diyan sa mga auto supply, nagtanong na ako, nagkalaga siya ng 500 daw doon sa natanungan ko. Ito is 50 lang doon sa mga chap-chapan. Hawak ko ng 50. So ayan. So bali kinilip ko siya dito. Niyan, dito. Niyan. Dito ko siya i-clinip. Okay? Niyan. So okay, so, dito ko siya i-clinip. Niyan para pag pinagana natin itong actuator na to, na siyang ikakabit natin doon dito sa module ng keyless entry, yung box na yan is gagana siya. Okay, so bali itong dalawang wire, ito yung ikakabit natin dito sa ating itong magbibigay ng signal sa ating Sentra lock para mag close and open. Okay, ayan. So, bali ito nga palang ating keyless entry na module na bilog ito sa Shopee, naghalaga ng 349. So may kasama na siyang remote, so dalawang remote. So ayan, so ayan, ayan. So ito yung lock, ito yung unlock. Okay, so try natin ikabit. Okay, pag kinabit natin ito dito, okay, anahan ko lang muna siya. Lagyan ko muna ng itong ayusin muna natin to. Okay, pinakabit natin tong ating dalawang wire dito sa ating keyless entry module. So, ayan. So, dito. So, bali, sa pagkabit nito is madali namang maikabit kung para saan yung mga wire na to. Kasi pag binili mo nito, meron naman siyang kasaling may kasama na siya na diagram at madali namang sundan. Madali naman sa siyang sundan. So, ito na po yung natin. Yan. Kabit ko lang yung ating box module dito sa ating dito sa ating actuator na inilagay. Okay. Isa pa. Okay. Yan. So, nakakabit na sa yung ito na yung oops, tingin lang isang kami natin is nakahawak ng camera. So, ayan,
So nakikabit ko na yung ating tweeter. Ayan, ito yung tweeter natin. Ayan. So andito, nakikabit ko na po sa ating dito sa module. Then tingnan natin kung gagana na ito. So sa may driver side yan kanina, so hindi siya gumagana. Ano, kapag in-on off natin to, unlock, it-unlock, so hindi siya sumasama. So ngayon, try natin, nakikabit na kung sasama na siya dahil sa actuator na ito. Okay, kitsin natin, ayan. Okay, gumana na. Ayan, gumana na po siya. Ayan. Ayan. Okay. So dito naman, makikita mong gumagana siya. O, kumapalo siya. So ayan. So, okay na po siya. So kapag nagawa mo ito, nailagay mo na po yung additional actuator, nakabit mo dito sa may ano, sa dito sa ano nito, doon sa oh dito sa alambre na ng ating unlock and unlock dito sa ating pintuan, nakabit mo siya. Madali lang naman itong makabit ang actuator kasi meron siyang ano, may ready-made na siyang clip pag bumili ka, may kasama siyang clip. Okay? So, ganyan lang po kadali. Ayan. Okay? So, gumagana na siya. Okay? Then, yung ibang mga wire dito, may diagram naman siya. Itong gray is para ito as ano, nakabit ito sa ating signal light. Ano po? Para kapag nag-on ka, makita mo na magbiblink yung signal light mo. Ibig sabihin, gumagana yung ano, yung iyong keyless entry system. At yung isa pang gray sa kabit, pares ito sa left and right ng ating signal light. Then meron naman itong kulay blue para naman ito sa ano, kabit natin sa busina. Ano, kung gusto mo may busina kasi para pag tumunog siya, kapag nag-open ka, magtutunog siya ng yung tut. Yan, dito naman sa pagbukas niya, pagbukas niya is yung tut tut, ganyan. Nakabit siya sa ano, sa yung parang ano, yung kung bibili ka, gusto mo bibili ka ng ano, nung horn, ano po, so para may tunog siya. O kaya kung gusto mo sa busine mo na siya ikabit, kasi ang problema kapag gabi medyo ano siya, matunog siya. So mas maganda kung ano, bibili ka ng horn na para talaga sa ano, sa alarm. Okay yon. Pero dito sa akin, try kong ikabit sa ano, sa busina. Okay. So, okay lang po kadali mga kaibigan. Then ito, pag naayos mo na itong mga wirings niya, okay, ayusin mo yung pagkakalagay niya, ilagay mo siya ng tape, ilagay mo na siya diyan. Then, ibalik yung takip. So, okay na siya. Then, ang kagandahan ng ating ano nito, itong nabili ko Shopee na mura lang, 330. Kapag ano mo siya, kapag in-unlock, kapag in-lock mo siya, yan. So, may gagana siyang ano, indicator niyan. Parang may alarm na rin. So, pero wala naman itong alarm kasi keyless entry lang. Kalimitan yung mga ganito is nasa ano, yung may mga alarm na sa yan. Pero itong sa akin is wala naman siyang alarm. Pero ayan, meron siyang parang dummy. May kasama na siyang dummy na alarm. Okay? Okay na po, gumagana na po yung ating ano, yung ating central lock niyan. So gumagana na po siya. Okay? Yan. So ang kabit naman natin ngayon is itong ating ano, itong dalawang gray na ano, para sa ito, itong dalawang gray para ito sa signal light na ano to, na left and right. So ito namang isa is para naman ito sa horn. So ito naman dito naman tayo sa signal light. So para mahanap natin yung signal light dito sa mga wire na ito, madali lang naman po yan. Ano? So, dapat gamit tayo ng test light. So okay, so ito yung ating test light. Yan. Yung dulo ng test light, ilagay natin sa ground. Then pag na-ground na natin siya, ganyan. So testing natin kung ano siya gagana. Dapat sumindi siya. Yan, sumindi yung ano natin, test light. So, ang gagawin natin para makuha yung ating signal light na left and right is, bali, iwan natin yung hazard. Yan. So, yan. Nakauna po yung ating hazard. Gone off na siya. So, kapag nauna yung nakauna yung hazard is, hanapin natin dito sa mga terminal na dito, sa mga terminal nito, yung left and right na signal
na nagbigay ng signal sa ating left and right na signal light na po o kuryente. So hindi lang naman so gamit yung test light ano, so ang gagawin natin is ang technique dito is kuha ka ng alpile ano po yung pin, tutusok mo dito sa mga wire na ito isa-isa, then saka mo ikakabit ito ano dito sa yung ginawa ko. Okay, ginawa ko na siya, so nahanap ko na po yung ano niya, ito yung dalawa. So bali tinusukan ko siya ng alpile, isa-isa ko siya, then ito yung sumindi yung dalawa. So itong left, ito yung right. So okay, kaya dito ko na ako mag ano, dito ako mag ano, magbakbak ng wire. Di ko itatap dito, itatap yung gray na isa, dito naman yung isang gray ano. Okay, so tingnan natin. So anuin ko siya dito, yan, palabasin ko yung ano niya wire, then ilagay natin itong ano dito, itong ating hindi ka lang, hindi pa lumalabas yung wire. Baka natin na konti, balatin pa natin na konti. Yan. Okay. So, lumabas na yung wire niya. Then, gamitin natin test light. Dikit dito. Yan. Yan. So, okay yan. So, gumagana siya. So, ibig sabihin, ito yung ano, dito natin sa wire natin ikakabit yung ano, yung itong kulay gray na nanggagaling dito sa ating ano, keyless entry na module. Okay? So, ganyan lang lang po. So, ito naman yung kabila. Dito, nakita ko na siya. So, ganyan lang para hindi mong mahanap yung ano, yung signal light. Hindi ka na magtatapa doon sa ano, sa may hood o sa unahan. Dito lang yung harness na papunta doon sa ulihan. So, lahat ng mga nandoon na mga components dito dumalaan. So, ayan. Nakita natin. So, ito ko tatap ko na lang. Okay. So, mamaya, pag nabuo na siya, tingnan natin kung gumagana. Ito po yung ano, dito na po yung ating dalawang wire para sa signal light. Para kapag nag-on tayo, nakita natin na ano, kung saan, kaya kapag nasa parking tayo, pag nag-unlock ka, makikita mo na ano, na nagsindi yung sasakyan mo. Pero kapag madilim, makikita mo kagad kung saan naka-parking. So yan, purpose ng ano, paglalagay ng pagkabit nitong keyless entry sa ating signal light. So bali ito yung dalawa, ito yung right, ito yung left. So tiyan, mamaya ko na po siya ano, iti-tape kasi ano, tingnan natin kung gumagana talaga siya. Okay, tingnan natin yung remote. So, tingnan niyo po mga ka-YouTube kung gumagana siya. So labas tayo. Ayan. Ito na po yung ating signal light. Then, ganoon natin. Ano siya? Okay, good. Ito naman yung unlock. Okay. So, okay. Ulit. Okay, so gumagana na siya. So, ganyan lang po kadali. Yung sunod naman is yung ano. Yung para sa ating busina. Kaso yung hindi pa dumadating yung in-order ko na ano. Na horn. At dito ko siya kakabit sa kulay purple na to. Pwede sana itong kabit dito doon sa aking ano, sa horn natin. Kaso medyo ano, medyo maingay kapag ino natin yung ating ano, i-unlock yung ating sakyan kasi masyadong malakas ang busina. So, kapag gabi, medyo maingay siya. So antayin ko na lang na dumating yung in-order ko sa Shopee na horn para dito sa aking keyless entry na parang sa alarm na horn sa kabit purple. So this time okay na to, ayusin ko na siya, lalagyan ko siya ng mga tape, then ibabalik ko na yung takip, then okay na. Okay, so sana po may natunan kayo sa aking YouTube video ngayon, tutorial para sa paglalagay ng ating keyless entry sa ating Nissan Sentra ECCS. Okay, salamat po and mga kaibigan, and huwag pong kalimutang mag-subscribe and i-share sana po, share naman para kahit pa paano is dumami naman yung ating followers. Subscriber pa lang. And sana po matulungan niyo ako. And thank you in advance. Good luck sa inyong lahat. Pag-DIY niyo rin. Okay. Bye-bye.